Nagbabalik na naman huli tayo, ano? Eh, kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, ano? Eh, ngayon ho'y araw ng Biyernes, ano? Eh, masaya ho tayo at makakapahinga na naman ho tayo ng Sabado at Linggo. Eh, kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos laan diyan, ano? Ano bang weather ngayon? 0 degrees. Tapos eh, parang mag-i-snow pa mamaya, ano ha? Aba, mahal na rin na. Mag-hi ka muna. Mag-hi ka muna. Anong ulam natin? Yan, sarap ho ng ulam namin, tsaka bawang ustarbaho, sinaing na tulingan, niluto ko ho kagabi. Ay saglit lang ho, ipapakita ko ho sa inyo. Nagluto ho ako ng kwan, sinaing na tulingan kagabi. Yan, nagkukulay lupa na. Pag ho nagkulay lupa na ang sabaw na, ang itsura ng sabaw, ay yan ho'y ayos na, ano? Yan ho'y tambakol, tapos may mga taba-taba. Tapos kwan, nilagyan ko ng talong at para masarap, ano? Ay are, ang mahal na rin ay nakakain ha. Oh, ba't wala kang ulam? Ubus na. Yeah. Ano bang oras na? 5:20 to na. Eh yan, eh mamaya ay kami aalis na at baka malate na. Eh tayo hihigop muna ho ng kape, ano? Ah, sarap. Siya, eh tayo ipapasok na, ano? Yan, yan ho ang itsura ngayon. Madilim pa. Baka 5:30 na ng umaga ngayon. Yan. Ito, andito na ho tayo sa sasakyan, ano? Hinihintay laan natin ang mahal na Reyna at tayo ipapasok na. Ay, ano kaya ang mapanood mamaya? Pag ho ganitong weekends, o kaya Biyernes, Sabado, lagi ho kami nanonood ng movie sa Netflix, ano ho? At para makapag-bonding ho sa ating pamilya, ano? Ayan, andito na ang mahal na Reyna. Wala kang nakalimutan. Ito, on the way na ho tayo sa trabaho ng mahal na Reyna. Siya muna ang ating ihahatid. Alam niyo ho, sa totoo lang, habang tumatagal, unti-unti ko nang nakakabisado itong Edmonton, ano? Maliit lang pala, ano? Pero for sure, may mga lugar ako na, may mga lugar kami nga hindi pa napupuntahan dito sa Edmonton. Oh, nagugustuhan ko ng Edmonton kasi hindi naman siya masyadong maraming sasakyan, ano? Hindi katulad sa Calgary, oh, City. Hindi kagaya nga sa Calgary nung nakapunta tayo, parang masyadong crowded, no? Lalo na sa ano? Yun yung opinion natin, ano? Yun yung napansin natin, ano? Ayan. Lalo na sa Toronto, diba? Oo, lalo na ang Toronto. Siyempre, malaking city ang Toronto, eh. Tsaka Montreal. Oo. Ay, ngayon, ho, ito, parang seven months na ba tayo dito sa Edmonton? 7 months na, ano? Tapos this coming August, 1 year na tayo. Bilis ng panahon, ha? Eh, habang tumatagal, eh, nakakabisado na ho natin ang mga pasikot-sikot dito sa Edmonton, ano ho? Yan. Ang naka-forecast, ho, sabi ni Google, ay kwan, mag-i-snow doon ng 7 a.m. Eh, siguro naman iba ka, wet snow lang yon. Dahil yung spring na eh, no? Tapos kailan ba yung eclipse daw? Yung mamaya ba? Alas 12 ng solar eclipse. Solar eclipse? Mamayang alas 12 ng tanghali? Ah, okay. Magdidilim mamaya. Oh, okay. Dito na ho tayo sa trabaho ng mahal na Reyna. Ang snow ngayon eh siguradong kaunti lang naman, ano? Tulaw na rin yan mamaya. Positive ano? Din mamaya. Magpa-positive din. Ayan. Mamaya nintay dito mamaya. Okay, sige. Baka muna. Bye. Sabihin mo see you later. See you later. Sama niyo ako sa sabihin mo, hi mga kamarites. See you later. Sama mo ako sa kwentuhan mamaya. Wag na, ako na lang. Asya, ingat. Happy working. Bye-bye, love you. Eh, ito ho, na ihatid na ho natin ang mahal na Reyna, ano? Eh, tayo naman ho ang papasok, ano?
Yan, ganyan lang ho ang buhay natin sa Canada, ano? Parang Pilipinas din. Trabaho, trabaho, trabaho. Yan. May solar eclipse pala mamaya. Anong time dito sa Edmonton? Parang magsisimula yata ng 11:54. Uwi ka na! 2 days pahinga! Hi vlog! Ala, ingat ka ha! Yun, uwi na ho tayo, ano? Ngayon ho ay kwan, araw ng Biyernes 2:30 ng hapon. Ay siya, ay susunduin muna natin ho ang mahal na Reyna. At may snow pa ho, kaso nawala na din at hindi naman ho kakapalan yung mga ipinatak, ano? Masaya ho tayo at Biyernes na naman, may 2 araw tayong pahinga, ano? Tayo tatakbo na, tayo maghuntahan, ano ha? Yan, natakbo na ho tayo. On the way na ho tayo sa trabaho ng mahal na Reyna, ano ha? At naghihintay na tayo, kanina pa, nag-message na. Ay ito ho ang itsura ng kwan ng Edmonton, Alberta, ano, sa kasalukuyan. 2:48 ng hapon, yan. Araw ho ng Biyernes. Siyempre, masaya na naman ho tayo. At tayo ho ay kwan, 2 araw na pahinga, Sabado at Linggo. Yun nga, mamayang gabi, kagaya ho ng nakagawian, movie marathon, yan. Yun ho ang banding naming mag-anak ng Lemueco Farm in Canada, ano. Talaga ho nga pinipilit ho namin na habang wala pang pamilya yung aking anak, ano? Habang bata pa, habang batang isip pa siya ng kaunti, pinipilit ho natin na makabanding ho siya. Kagaya ng mga panonood ng mga movie, ano? Kasi alam ko, darating ang araw na iiwan na kami niyan, ano? Mas pipiliin niya na kasama yung mga kaibigan niya, ano? Ayan. Kaya ho, nilulubos-lubos ho namin ng panahon, ano? Habang nasa murang edad siya, yung parang hindi pa masyadong mature, de ang ginagawa namin ng mahal na Reyna, kumbinsihin siya na yan, nanonood kami ng movie, yan, kasama siya sa paggagala, ano ha? Habang hindi pa siya ganap na isang tunay na binata, ano, yan. Kasi syempre, darating ang time na hindi na yun sasama sa amin, ano ha? Ay ito ho, malapit na tayo sa trabaho ng mahal na Reyna. Shout out nga pala kay Miss Maria Gonzalez. Miss Maria Gonzalez, thanks in advance, ano po. Nagpapasalamat na ho agad ako sa inyo, ano? At doon po sa naging opera nyo sa asawa ko, ano? Hindi pa man nangyayari, pero maraming salamat ho, ano? At sana ngay matuloy na ang mahal na Reyna Ikwan mag-work from home, ano ho? At para siya ay makapahinga at sana ay yun, makabuo na nga kami ng baby. Yeah. Miss Maria Gonzalez, maraming salamat ho, ano? At shout out ho sa inyo. God bless you, ano po. Maraming salamat ho sa opera, ano? Yan. Ay ito, inabot na ho tayo ng stoplight, ano? Makalampas ho ng stoplight na yan, kakanan na tayo. At ang mahal na rin nga nag-text na rin na naghihintay, ano? Tapos pagkasama ko na siya, pagkaharap na natin, maghuhuntahan na tayo. Andito na ho tayo. Nasaan na kaya yun? Sabi palabas na daw eh, bakit wala pa? Laging si Gayon yan, ang mahal na rin na. Lagi ang sabi, isipalabas na. Tapos lagi naman ako nauuna. Kagandang binibini noong dumaan na. Ano ha, nakita nyo ga? Yan, dyan ang mahal na Reyna. Yun, nasa kanan. Ah, hindi nyo na nakakita, nandyan na. Ay, pasensya na. Ako pala'y naglilinis na ilong. Sorry, pasensya na ako.
Sorry po. Excuse me po. Ano, kamusta ang trabaho? Oh, mag-hi ka muna. Ano nga bang pangalan noon, Miss Maria Gonzales? Alin? Si Miss Maria, yung tutulong. Okay, maraming salamat na Miss Maria. Thanks in advance, ano ho. Sana'y maging okay na, ano? At tawag doon. Baka pag ikaw ay nag-work. Hopefully. Baka kung sakali na ikaw ay mag-work from home, makakapahinga ka, baka makakabuo na tayo ng baby, ano? Di ba? Miss Maria, maraming salamat ha. Shoutout sa inyo, ano? Ay siya, tara na! At ay yayao na! Grabe naman. Tawag doon, ano nga bang ating pagkukwintuhan? Sorry po. Ano bang mayroon dyan? Napakadaming tao. Hindi ko alam. May doon sa conference may occasion. May pabupay? Okay. Hindi natin si Kuya. Kahit wala akong pambili ng Mercedes-Benz na yan eh. Siguro, hindi naman sinasadya. May kausap kasi yan. Laksan mo ang boses mo at baka hindi ka marinig. Wala tayong microphone. Sabi nina? Mamasyal tayo sa premium outlet. Premium outlet? Malapit sa airport. Bakit siya nung nagturo sa inyo? Hindi kasi sabi ko kay Sheila, sabi ko pa uwi na si mama. Oh. Sabi ko... Laksan mo ang boses mo at para minsan, marinig nila. Minsan mamimili-mili kami. Sabi ko gano'n, saan kaya may sale? Sabi niya, minsan sa web, pero mag-premium outlet na lang kayo, mas maganda. Di yung parang sa Toronto, yung pinuntahan natin. Tsaka okay. Sa Montreal. Okay, maghuntahan na tayo. Bale, ano nga bang ating pagkukwentuhan? Ano ho? Ang ating paghuhuntahan sa amin sa Batangas, sa amin sa Tagalog, ay paghuhuntahan ang pag-uusapan. Ang pagkukwentuhan, yan. Baka kayong maguluhan, ha? Tawag doon. Naalala mo ba noong kung tayo, foreign worker, noong TFW, noong under tayo ng work permit, no? Ikaw muna ang tatanungin ko, ano yung mga bagay na nahihirapan ka noon, noong ikaw ay isang work permit? Siyempre. Laksan mo ang boses mo. Hindi ka makatanggi, di ba? Hindi makatanggi, okay. Hindi ka makatanggi, kahit anong gawin okay, sa'yo saglit na lang, ha? Amo mo. Hindi ka makatanggi. Huwag kang magbabanggit ng name, huwag kang magbabanggit ng company. In general, okay? So, ano, hindi ka makatanggi, no? Sa anong aspeto? Magbigay ka ng dalawang dahilan or isa. Isang example. Paano hindi makatanggi? Sa lahat ng iniuutos nila, alam mo, kasi pag dito, pag foreign worker ka, meron talagang mga employer na nagiging abusive. Okay. Regarding sa mga pag-uutos, minsan, 'di ba, sobra na yung workload na binibigay sa iyo, pero hindi nila nakikita 'yon kasi nasa isip nila foreign worker ka, wala kang magagawa. Disclaimer lang ho. No, yan gagamit ako ng disclaimer. Ito hong aming sineshare ay based sa experience namin. Or baka yung ilan sa inyo ay na-experience din ito, no? Yan. Yun lang po masasabi ko, based lang po sa experience namin. Ano pa? Bukod sa hindi ka makatanggi. Kasi parang may naikwento ko sa akin eh, yung pagod na pagod ka na, tapos pinag-overtime ka pa. Ngayon, hindi ka makatanggi kasi foreign worker ka pa eh, di ba? Foreign worker ako, tapos syempre maiisip ko, sayang, overtime eh, di ba? So, ginusto ko rin naman yun. Kahit pagod na ako, di ba? Ginagrab ko yung opportunity, di ba? Tapos, parang doon din papasok na syempre, kailangan mong magsipag kasi kailangan para maipakita sa kanila. Kailangan mo ipakita kasi sa may application tayo noon ng permanent resident, di ba? Syempre kakamustahin yung performance mo, di ba? Performance natin dalawa, di ba? So kailangan mong patunayan sa kanila na hindi sila nagkamali sa pag-hire sa iyo. Okay. Di ba? Kahit pagod ka na. So tinitiis mo 'yon. Okay. Okay. Ano pa yung ma-share mo noong foreign worker ka pa, na work permit ka pa? Kapag foreign worker ka,
Tapos may kawork kang PR. Kawawa ka. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Okay. Oo, hindi naman lahat. Pero, syempre, nandyan yung, ay, foreign worker, blah, 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 ganyan. Ganon. Okay. Is, how about dun sa mga, syempre, pag sinabing PR, syempre, in general na yan, ano, hindi na natin sasabihin kung anong lahi yan, di ba? Yan. Habot doon sa pakikitungo sa iyo ng mga lokal, yung taga rito, yung mismong taga rito, yung local talaga, yung mga... Canadians. Sinabi mo na, yan, mga puti, ano. Ano yung naranasan mo dati? Maliit ang tingin nila sa atin. Paano diba? Mo nasabi yun? Para sa akin, para sa akin na, parang ang tingin ba nila sa atin, walang pinag-aralan? Feeling ko ganon. So, yun yung feeling mo, no? Siyempre, may magko-comment ngayon sa dito sa ating kwan, sa ating YouTube channel na hindi naman lahat, no? Di ba? Hindi naman lahat. May mabait naman, pero meron ka ring ma-encounter na mararamdaman mo ang tingin nila sa atin ganyan. Oh, yeah. Diba? So, okay. Na yung iba kasi ewan ko yung iba ang tingin talaga sa Filipino is ganyan, yung iba parang feeling nila mas edukado sila kaysa sa atin, okay. Diba? Hindi naman nila alam na mga graduate tayo, diba? Yung pong sineshare ng Mahal na rin ay yung po isa experience niya, ano ho. Syempre, may kokontra po sa inyo, may magsasabi ng against, ano po. Yun lang po ay based sa experience na yun po yung naramdaman niya. Kaya hindi natin po siya masisisi. Ano pa? May mga i-share ka pa? Ano yung mga... Noong working permit ka pa? Ano pa yung mga... Hindi lang yan sa mga taga dito talaga. Naramdaman ko rin yan sa kapwa Filipino natin. Talaga? Oo. Naramdaman ko yan. Ano yung naramdaman mo sa kapwa Pilipino? May nag-share ba sa iyo? Ano kasi naramdaman? Mararamdaman mo 'yon na minsan kapwa Pilipino mo pa yung magda-down sa iyo. Okay. Kapwa Pilipino mo pa yung akala mo kakampi mo sila pero hindi pala. Okay. Ay ngayon naman, so syempre kailangan na natin mag-move on, tapos na 'yon, 'di ba? Oh yes. Ang Mahal na rin na po, galing po siya dati ng Port Macquarie. Yun po yung unang punta niya dito sa Canada. Tapos padalawang lipad po niya, Labrador City na po kami. Kasama na po kami sa Newfoundland and Labrador na po 'yan. Nag-share lang po siya ng mga naramdaman niya, yung mga talagang experience niya, ano po. Ano naman nung naging PR ka na? Ano naman yung kwan sa'yo nung naging PR ka na? Nung naging permanent residence, parang nakalaya ka. Nakalaya ka? Oo. Yung parang, hindi naman sa ano, alam mo naman tayo mga Filipino, talagang masisipag. Ewan ko, pero ako, na ano ko, masipag naman talaga yung mga Filipino. Pero alam mo yun, yung dati kasi iniisip mo na, kailangan gawin ko to kasi kailangan niya mapatunayan ako sa employer ko, di ba? So ngayon, kahit pa paano, di ba, wala na yung mga pangambang ganun. Kasi kahit pa paano, iisipin mo, wala na yung 2 years contract mo, di ba? So tsaka, kahit mag-iba ka ng trabaho, kung mahirapan ka, mag-iba ka ng trabaho, okay lang. Tsaka syempre, dati kasi nakatali ka eh. Tsaka syempre, asawa ko, tawag doon, pag yung permanent resident ka na, may rights ka na ngayon mamili ng trabaho. Exactly. May rights ka na ngayon. Kung ang sahod mo dati maliit, may rights ka na ngayon. May kakayahan ka na ngayon. Mag-demand or maghanap ng mas malaking sahod. Yes, yan. Hindi katulad nung dati na foreign worker ka. Kung ano yung ibinigay sa'yo, yun lang. Okay. Kailangan mong pagtiisan lahat. May nag-share sa akin na katrabaho ko, no? Sabi niya sa akin, alam mo, dito sa Canada, pag PR ka na, kung naliliit lang ka sa sahod mo, at may makikita kang iba, mag-resign ka. So, which is tama naman, di ba? Kasi, yung iba ho sa inyo, or kagaya namin, nung dumating ho kami dito, talagang literal na maliit ho ang sahod.
Talagang literal. Siguro yung iba sa inyo na dumating dito, talagang instant malaki agad ang sahod. Pero yung iba, kagaya namin, kagaya natin. May mga maliliit din ang sahod, di ba? Actually, sa dun sa Labrador City, mining siya, pero dahil nasa restaurant tayo, maliit yung sahod natin. Pero nung na-PR tayo at nakalabas tayo ng nakawala tayo sa employer natin, 'di ba? Doon natin na ramdaman na ang sarap pala, 'di ba? Kasi nakapili tayo ng trabaho natin eh. At naramdaman natin yung wage talaga na meron ng Labrador City. Tama. Diba? Tapos ano pa ba? Nag-share din yung katrabaho ko. Balasubas daw yung manager niya. So iniwanan niya. At yes. Ito real talk to. Balasubas yung manager niya. Iniwanan niya. What if working permit siya, 'di ba? Tapos so, at saka yung doon sa trabaho, naging trabaho ko rin dati, ganun pala. Yung iba, tatawag lang. Hindi na ako papasok. Pwede pala yun. Kasi nung tayo, foreign worker, diba, takot ka. Tapos iniisip mo, magre-resign ako, saan ako pupunta, may tatanggap pa sa aking employer. Kasi hindi, diba? Pag kasi ikaw ay foreign worker, pag ikaw ay working permit, hindi, pag nag-resign ka, ikaw ang talo. Bakit? Kasi umano siya. Okay lang siya. Nakikita ko naman siya, naalalayan ko naman eh. Yun nga, mabilis mag-resign pag mabilis ko. Ayaw pumasok ako, lipat ka ibang trabaho, yun, pag PR ka. Kasi pero hindi naman po, hindi namin. Pero hindi namin pinapractice yun. Hindi namin sinasuggest yun. Ano? Gaya ng sabi ko, based lang po ito sa mga experience namin. Na ganun pala. Yung iba, tatawag lang, ayaw nang pumasok, quit. Ibang trabaho. Okay, pero, ako naman. Pero hindi mo magagawa bilang isang foreign worker. Ako naman ho, ang naranasan ko nung foreign worker ako, yun nga ho, minsan mahirap tumanggi. Pagod na pagod ka na sa trabaho, mag-OT ka, gusto kong pag-OTihin, gusto kong mag-overtime. Siyempre, gagawin mo yun, utos ng amo mo, utos ng manager mo, yan. Tapos diba, minsan... Dati nga, pang umaga ka, tapos pababalikin ka pa. Yan, yan. Tapos ano pa ba yung mga naramdaman ko dati? Alam mo yung minsan, nakapagtapon ako ng basura. Tapos, mamaya uutusan ko ng isang kawork mo or yung manager mo or nagpapanggap na manager ba? Hindi ko alam kung acting manager. Pagmamaping ka pa, pero sila nag-i-smoke lang. Pero nasa isip ko noon, yahari ko yun sa akin. Ito, real talk to ha. Yari kayo sa akin. Kasi hindi po ganun ang ugali ko kasi napalag talaga ako. Ako talaga napalag ako. Eh syempre dahil working permit ako, nagtitiis na hindi ko ipakita yung ugali ko. Yan. Tapos alam mo yun na susundin mo lang sila. Kasi susundin ko lang magagawa sila, di ba? Wala kang magagawa. May magagawa ka. Gusto mong mag-resign, okay lang, mag-resign ka. Kung may mahanap kang employer, swerte ka. Paano kung wala, di uwi ka ng Pinas. Diba? Tapos syempre, alam mo yung naranasan ko dahil, kumbaga nagluto ka ng steak, no? Nagluto ka ng steak, yung alam mo sa sarili mo na tama yung niluto mo. Tapos ayaw mong, tapos may ibinalik siya ng manager mo or ng amo mo na mali daw. Pero alam mo sa sarili mo na tama. Ngayon, ayaw mo nang makipagtalo kasi iniisip mo na foreign worker ka lang, baka mamaya tanggalin ako nito. Diba, pauwiin kami ng Pilipinas ng asawa ko, no? Yun lang po, bali, nag-share lang po kami nung talagang tunay na nangyari, no? Ano pa ba yung mga naranasan ko? Yung parang minsan kahit hindi mo mali, sa'yo napabintang, parang hindi mo na madepensahan yung sarili mo. Pero yung for sure naman po, yung iba sa inyo, is may pagkakaiba tayo. Yung iba sa inyo na laban. Ako po kasi nung time na yun, parang talagang tameme eh, nagiging plastic ako sa sarili ko. Kahit hindi yun yung ugali ko, kahit sa Pilipinas, pag ginanon ako, napalag ako. Nung dumating sa Canada, nasa isip ko, foreign worker ako. Para akong pinitpit na luya, no? Kasi sabi ko, kailangan namin tong trabaho na to. Kailangan namin ma-permanent resident para yan. Para sa anak namin. Ano pa ba yung mga naranasan ko dati? Katulad ko, nung foreign worker ako, nung tapos yung kontra ko sa Fort Mac, di ba? So, wala akong magawa, kundi gusto kong maghanap ng trabaho, pero may limitasyon, di ba? So, kumbaga, sabi ko, hindi ako pwedeng maghanap ng trabaho that time, after na tapos yung 2 years contract, di ba? So, ang ginawa ko, nag-apply ako ng student visa, di ba? So, para makapagtrabaho ako, 'di ba?
yun. Ano pa kasi yung mga... hindi ka pwede basta-basta makakapagtrabaho talaga diba? Nang wala kang status dito, diba? Ano pa yung na-experience ko asawa ko? Unless under the table. May share ako. Ito, tanda-tanda ko. Alam ko, every Wednesday, may tao na siya yung nag-check nung mga kwan eh. Nung mga inventory sa kusina. Tapos, siyempre, kusinero ko nun eh. Tapos, binalikan ako ng amo ko na sabi sa akin, ba't di mo sinabi na wala na palang ganito? Sabi ko, siyempre, maghihingi ka na lang ng sorry. Kahit gusto mong... I-depend sa sarili mo, di ba? Hindi mo na rin di mo na magawa, no? Kasi pwede mo naman sabihin na, eh, kaya nga tayo may taga-check eh, di ba? Kasi pag busy na kami sa kitchen, kuha na lang kami ng kuha, hindi mo man na ma-check yan. Kaya may isang tao na tinalaga na siya yung mag-i-inventory. Tapos ako ang babalikan. Alam mo yung kahit gustong-gusto mong sagutin siya na gano'n, syempre, tatakot ka sa amo mo, baka mamaya, bawasan ka ng schedule, pasaway ito ha, sinasagot ako nito ha, di ba? Syempre, boss is boss, sir is sir, di ba? Manager is manager, di ba? Ano pa ba yung mga naranasan ko na... Mahirap. Hindi natin ma-explain sa kanila. Pero so, ibig sabihin, mahirap yung pinagdaanan natin. Mahirap maging foreign worker. Mahirap maging foreign worker. Dumating sa point, di ba, na umiiyak lagi ako. Tapos sabi mo, uwi na tayo. Tapos, di ba, dumating din sa point na dahil sobra na yung pang-aabuso nila sa atin. Na ayaw kong i-elaborate kung ano yun. Pero dumating sa point na gusto ko nang tumawag sa IRCC na mag-apply ng vulnerable work permit ba yun? Basta may ganun eh, para sa foreign worker yun na ina-abuse ng amo, di ba? Dumating po kami sa point na ganun. Pero syempre... Kaya nung naging PR po kami, halos isang buwan pag makikita ko, PR na kami, hindi pa rin ako makapaniwala. Yung naiiyak ako, di ba? Pero syempre po, at the end of the day, thankful pa rin kami. Yes. So syempre ito, nasasabi lang ng mahal na Reyna, yung mga ganung sitwasyon niya. Kasi syempre, bugso po ng damdamin. Ano? Tao lang po tayo, eh. Hindi naman po... Ang isip natin, hindi naman po bakal yan, ang puso natin, hindi bakal yan. Ano? Talagang, syempre, nasasabi niya yung mga ganung bagay. Kasi syempre, bugso ng damdamin, alam niyo yon, ng time na parang nagagalit na siya, parang gustong-gusto na niya magreklamo, hindi niya magawa. Ano? Ay ako naman, nung naging PR na ako, tayong dalawa, talagang napakasarap. Malaya kang makakapaghanap ng trabaho. Tapos, nung naging... Malaya kang kahit ilan na trabaho ang gusto mo. Diba? Naging kahit hindi ka na magpahinga, ano ho? Nung na-PR tayo, mas naintindihan natin na na-abuse talaga tayo. Kasi, diba, dun ko nalaman yung mga, yung tips pala, kailangan nakukuha ko, pero hindi ko nakukuha before. Diba? So, hindi ako makaangal that time, diba? Hindi ako makaangal kasi hindi ko alam. Tsaka, tapos nung naging PR, nalaman ko, ang dami kong nalaman. So, okay. Pero, okay lang. Okay lang. Thankful pa rin. Thankful pa rin tayo. Ano pa ba? At tanda ko ng working permit ako, kusinero ako, syempre. Alam mo yung minamadali ka ng mga waitress, where's my food, di ba? Where's my food? Insan na ba ako doon? Tapos, hindi, syempre, hindi ko na sasabihin yun. Minsan gusto mong mapagalitan yung mga waitress, parang nahihiya ka, wala kang boses ngayon, kasi parang naiilang ka, natatakot ka. Noong naging PR na ho ako, syempre, nasa ibang company na ako. Ay, talaga namang maghintay kayo. Pag nagkamali sa akin, kumbaga nagkamali ka sa akin, mga susunod ko pang ticket gagawin niya kasi kailangan kong unahin ng mga nauna eh. Yan eh, talagang kwan, hindi naman sa bumabawi ako, pero talagang sabi ko, ito na yung time para, di ba? Ipaglaban ko naman yung sarili ko, di ba? Yung mga uutusan mo ako ngayon, tapos ipaikot-ikot lang, wala kang ginagawa, hindi ho pwede sa akin yun, pag gano'n. Ang dami, no? Kasi, lagi mo naka-smoke kasi break. Kasi, marami ho ding mga lahi, iba't ibang lahi na magugulang sa trabaho, yan. Tapos minsan, ano pa ba yung mga ma-share ko nung naging PR ako? Yun nga, malaya ka makakahanap ng trabaho, di ba? Yun, tama, makakapag-demand ka. Pero, kahit na malaya, ano, pero ngayon ang nasa isip ko kasi ayoko kasi yung papalit-palit talaga ng trabaho, di ba? Ayoko talaga yun. Kagaya ng sinabi nga ng kawork ko, balasubas daw yung manager niya. Mm-hmm. Dahil PR siya, iniwanan niya, di ba? Mm-hmm. Yung mga ganong sitwasyon. Mm-hmm. Yung pong mga
TFW, mga working permit po ngayon, ano? Wag ho kayo mawala ng pag-asa. Actually, kayo ho ay magtyaga-tyagalaan. At saka, ano, actually, may bosses ang foreign worker dito. Diba? Doon ko lang din na nalaman na, oh, pag foreign worker ka, hindi ka basta-basta pwedeng abusuhin. Yun nga lang, lakasan ng loob sa mga pagreklamo, ganon, diba? Ganon. Pero dito, protected daw talaga ang foreign worker. Eh, pasensya na ho, at naputol tayo kanina at nag-text lang ho si Utoy, tumawag, ano? Eh, nasa WEM pa daw. Tawag doon, doon ho sa mga foreign worker sa TFW, working permit, ano ho? Eh, wag ho kayo mawala ng pag-asa, ano ho? Darating ho din ang time na matatanggap nyo yung PR nyo at malaya kayong makakalipad. Pero asawa ko, hanga ako doon sa mga tao na sinuwerte pagdating agad dito sa Canada. Kasi may mga tao na dumating dito sa Canada until landed, now. Landed PR. Diba? Hindi. Patapusin mo muna ako. Sorry. Yung until now, yung pa rin yung company nila hanggang ngayon. Ah. Doon ako hanga sa mga taong yun, diba? Kasi siguro, naswertehan nila yun, diba? Yung mga ganon, diba? Tapos iba naman ang sitwasyon ng ganon. May ganon naman kasi na, kunwari, titiisin talaga nila kasi kukunin nila si kapatid, si ganto, si ganyan, diba? So meron silang inilalapit na tao. Ah, okay. Diba? Yung may mga ganon, ano? Mm-hmm. Pero may mga sitwasyon na talagang kahit walang kukunin, talagang namang, kasi, gusto nila doon, diba? Yung mabait kasi naman talaga yung amo nila. Why not ka hindi man, tsaka diba? Kung okay naman yung offer, diba? Oo, kasi minsan aanhin mo yung malaking sahod mo kung ano, toxic naman lahat ng katrabaho mo. Oo. Diba? Isa na rin yun, yan. Diba? Mahirap magtrabaho ng stress ka sa mga katrabaho mo. So, dun okay, then may iba naman na okay lang dun sa maliit na sahod, pero smooth, napakabait ng mga katrabaho, diba? Isang factor kasi yung mga pag-uugali sa trabaho. Diba? Alam nyo ho, kung tutuusin, may mga nakausap na din kami ng mahal na rin na dati, ano ho? Kaso ayaw naming i-share yung mga experience nila, ano, ayaw naming banggitin dito kasi yung hindi naman ho lang po yung pong experience lang namin yung binabanggit. Pero kanina yung nabanggit ko regarding doon sa work ko, totoo po yun, ano, kasi yun nga daw dahil PR na siya, nag-resign daw siya kasi balasubas yung manager niya, yung mga ganun. So natatawa nga ako nung kinukwento niyo sa akin yun lang ho, masayang araw ho ng Biyernes sa inyong lahat, ano, at hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ho kami nagpapaalam sa inyo. Ito ho, permanent resident na kami, syempre, naka-move on na kami, napaka-thankful namin, ano ho, sa mga dati naming amo, ano, yan, sa mga, yan, kagaya sa among mo dati sa Fort McMurray, di ba, yung kumuha sa'yo, di ba, napaka-thankful ho namin, ano, at maraming salamat ho sa mga naging katrabaho namin na nanonood po sa amin ngayon. Yan, na inaabangan tong video ito, no? Ay siya, kung saan ho kayo naroroon, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. God bless everyone. Ikaw lang talaga? Yeah. Ito na, no? Bye-bye. Bye-bye! Maraming salamat. Tapos, big chicken. Kain tayo.